بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, ang paksa natin ngayon umaga, na mabiyayang umaga dahil araw ng Juma, araw ng Biyernes. Pangalawa ay mabiyayang lugar dahil nasa tabi tayo ng Masjid An-Nabawi, Masjid ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya bawat sala natin sa masjid niya, ang katumbas niya 1,000 sala sa labas ng masjid niya. Kaya inshallah, kung nakailang sala kayo doon, bukod sa obligadong sala ay yung sunna, bawat sala na yon ay ang katumbas niya 1,000 sala sa labas. Pero huwag naman isipin na, ibig sabihin pala, Ustaz, pag nakauwi ko ng Jeddah, hindi na ako magsala kasi naka 1,000 na ako. Hindi ganon. Ibig sabihin, ang punto dito, yung halaga niya. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na yung obligasyon mo. Okay? Kaya tingnan niyo kung gaano karami ang tao. Siyempre kasi ngayon ay bakasyon ng dalawang semester ng mga university, lalo sa mga Gulf countries. Kaya saka yung pati mga eskwilahan din na mababang eskwilahan. Kaya maraming tao. At marami rin kasi mga lugar na sumasabay sila sa Saudi Arabia sa patungkol sa tinatawag na yung pagsunod sa sistema ng education. Kailan mag-umpisa, kailan matatapos. Kaya bakasyon, kaya maraming tao. Nakita niyo, daming tao. Katulad nung pagdating natin sa Uhud ay, mashallah, halos Turki ang lahat ng nandoon. Nakakatuwa kasi bawat grupo sa kanila, daladala lang kanilang mga scholar, kanilang mga sheikh. Ngayon mga kapatid, ang paksa natin ay hindi bago, pero sa tingin ko, bago sa iba. Madalas na nakakaligtaan, samantalang napakahalaga. Ang paksa natin ngayon umaga mga kapatid ay patungkol sa kahulugan ng La Ilaha Illallah at ang kondisyon nito. Ano yung kanyang mga kondisyon? Hindi ito bago, bakit ito itinuturo sa mga beginners? Sino man sa inyo yung natapos na ng beginners ay narinig na itong paksa na ito. Kaya lang kasi tayo mga mananampalataya, mga kapatid, ay kailangan natin ng panay ang pag-remind para hindi tayo makakalimot. Sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, "Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Magpapaalala ka dahil yung pagpapaalala ay kapakipakinabang sa mga mananampalataya. Hindi na sinabi kapakipakinabang sa mga walang pananampalataya. Sinabi na kapakipakinabang sa mga mananampalataya. Ibig sabihin tayo. Kailangan ang ibig sabihin pagpapaalala ng isa't isa sa atin sa anumang bagay, na lalo-lalo na yung bagay na nakakabuti sa lahat, nakakabuti sa buhay dito sa daigdig o nakakabuti sa kabilang buhay. Pero hindi na may ibig sabihin nun ay kabilang buhay, doon tayo walang hanggang buhay, kakaligtaan natin ang buhay dito kasi dito natin bubuuin. Dito natin gagawin ang paghanda sa buhay sa kabilang buhay. Siyempre kasi kailangan natin ng ano, kailangan natin ng mapayapang pamumuhay, matiwasay na pamumuhay, tahimik na pamumuhay, walang problema. Bakit? Siyempre, kapag ganun ang sitwasyon, mga kapatid, maisa sa katuparan natin, may papamuhay natin ng tamang katuruan ng Islam kapag wala tayong problema. Eh, siyempre kasi ang unang-unang katahimikan, mga kapatid, na magbibigay sa atin, sa tingin nyo, kaya saan mag-umpisa ang tinatawag na kapayapaan? Saan mag-umpisa? Yung kapayapaan sa atin sarili, saan mag-umpisa? Bahay. Ano pa?
Marami lang iskol ng salita, pero gusto ko yung tamang sagot. Ha? Sa puso. Sa puso, mga kapatid. Bakit saan ba natin naramdaman ng katahimikan? Sa puso eh. Di ba? Kaya yun yung gitna kasi. Sabi ng propeta, hindi ito, kumbaga, hindi kami nag-imbento ni kapatid. Kundi, sabi ng propeta sa kanyang hali, sabi na, alain na fil yasadil mudra. Dapat niyong mabatid na meron sa katawan ninyo ang kapiranggot na laman. Ida saluhat saluhal jasadu kullu. Kapag naging matuwid, naging mabuti itong kapiranggot na laman na ito, maging mabuti ang buong katawan. Wa ida fasadat fasadal jasadu kullu. Kapag ito'y nasira, sira ang buong katawan. Ala wahiyal qalb. Sabi na yung tinutukoy ay puso ng tao. Kaya ganoon siya kahalaga. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin sa puso, mga kapatid, siguro hindi sa utak. Kasi marami mga tao na intindihan nilang Islam, ayaw nila mag-Muslim. Bakit? Hindi pa nabuksan ang puso nila eh. Totoo talaga. At tayo bilang ano, bilang tao ay hindi na natin tungkulin, ah, hindi natin tungkulin, ah. Hindi ko sinasabi natin tungkulin ng magpapaalala, katulad sinabi ko kanina, hindi na natin tungkulin na buksan ang puso ng kahit sino dahil ito'y tungkulin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tungkulin lang natin ay buksan ang isip ng bawat isa. May mga tao na buksan ang isip, pero hindi pa nabuksan ang puso. Kaya yung mga ganung klase ng tao, maaaring tinanggap niya ang Islam, pero hindi pa niya magagampanan kasi hindi pa umabot sa kanyang puso. Eh. Totoo talaga, mga kapatid. Kasi once na tumalab na o kumapit na ang iman, yung pananampalataya sa puso ng Muslim, kahit papano, kahit malang 50%, gagampanan na niya ang kanyang tungkulin bilang Muslim. Totoo talaga, mga kapatid. Yun talaga totoo. Kaya marami nakakaintindi, marino na sa isip, pero hindi pa lumambot ang kanyang puso para maging sunod-sunuran sa anuman ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi gusto ko, gusto ng Allah. Di ba? E tayo, ginagawa natin, katulad na pag-usapan natin kahapon, ililimahin ko lang yung patungkol sa pagsunod na nabanggit ni ano ni kapatid na Khalil, ay napakahalaga nun eh. Kasi yun ang pinakamahalagang turo nung labanan sa Uhud. Bakit sila natalo? Dahil sinuway nila ang utos ng propeta. Ganun lang kasimple. Ilan ang sumuway, mga kapatid, sa 50 tagapana? 40 katao, 10 lang ang sumunod. Hindi ako nakakamali, lahat ng 10 namatay lahat. Hindi ako nakakamali. Ha? Wala yata nakaligtas. Kasi lumusob na yung kalaban eh, dahil sa nabighani na sila sa makamundong bagay, yung mga kayamanan na iwanan ng mga kalaban. Sabi nila, pinagagawan na. Manunood lang tayo? Hindi, punta tayo. Astagfirullah. Eh nakalimutan nila yung sabi ng propeta na huwag na huwag kayong umalis hanggat hindi ako nagbigay ng utos. Kaya sabi niya, nanalo na tayo kahit meron siyang sinabi, kahit sabi na pinagtutukanan ng ibon ang aming mga ulo. Ibig sabihin, patay na sila. Ibig sabihin, pinagtutukan. Bulok na. Kasi hindi naman siya, ano ba tutukoy ng, ano, ng ibon, na, yung mga, ano yung ibon na kumakain ng tao? Oo. Oh. Yung laman ng ulo natin, eh hindi mangyayari kapag hindi pa tayo bulok. Ibig sabihin, kahit bulok na kami, sabi ng propeta, kapag walang order, hindi kayo alis, ganun katindi. Eh umalis sila. Kaya ngayon, mga kapatid, okay, introduction lang yun. Mabalik tayo sa topic. La ilaha illallah. Ha? La ilaha illallah. Sabi ng mga scholar, ito'y isang sentence, pero nahati sa dalawa. Sabi nila, nafi. Ibig sabihin ng nafi, pag alis o ibig sabihin wala. Pagkatapos, ithbat, pagpanatili. Ibig sabihin, walang dapat sambahin, wala, maliban. Maliban sa isa. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah. Ngayon, kailangan kasi ito maintindihan eh. Kaya nga ang mga Muslim, hindi ko sinasabing tayo lang. Kaya nga mga Muslim, bakit hindi sila nakakasundo? Kasi hindi nila naintindihan ito eh. Meron tayong binibigkas sa Suratul Fatiha. Sinasabi natin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
ikaw lamang aming sasamba, ikaw lamang, wala nang iba. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Wa iyyaka nasta'in, at sa'yo lang kami hihingi ng tulong. Bakit? Kaya sabihin pa natin, meron kayong kilalang bilyonaryo, kung hindi pa lang buti ng alam puso niya para tulungan kayo, hindi siya tutulong. Wala siyang gagawin sa inyo. Pero sino napapalambot ng puso ng mga may kakayanan, makapangyarihan, mayaman, anuman? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para tumulong sa iba. Hindi ka gagawa ng tao, hindi kagawa ng Allah yun eh. Kaya ibig sabihin, iyaka na abudu, iyaka na stain. Ikaw lang ang sasambahin namin at sa'yo lang kami hinang tulong. Napakalinaw. Ano man ang uri ng pagsamba, iaali lamang natin sa Kanya. Ano man uri ng pagsamba? Itong ginagawa natin ngayon. Pagsamba din ito eh. Pagsamba. Lahat kasi mga kapatid ng gawaing legal sa Islam ay pagsamba. O pwede ba yung gawing pagsamba? Halimbawa na lang, ikaw ay kumakain. Ay dahil sa sarap ng pagkain, nakalimutan mo na ikaw ay alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabihin, pansamantala, hindi naging ibada yung pagkain. Pero pag ikaw ay kumakain, naisip mo, inshallah, pagkain na to ay lalakas na ako para magawa ko yung tungkulin ko. Halimbawa, ang tungkulin mo mga kapatid ay tungkulin sa trabaho. Bakit ang trabaho ba hindi pagsamba? Pagsamba rin yun. Kasi ang paghanap ng kabuhayan, pagsamba. Basta legal, huwag lang illegal. Kaya isipin mo, ikaw, kumakain ka. Nag-almusal ka sa umaga, nagising ka ng maaga, nagluto ka ng almusal, nag-almusal ka para yung magampanan mo yung trabaho mo nang malakas ka, makumpleto mo yung tungkulin mo, pagsamba yun eh. At yung intention na yun, mga kapatid, pagsamba. Bakit? Kasi kapag nagawa mo yung tungkulin mo sa trabaho na kumpleto, ibig sabihin nun, karapat dapat ka dun sa sweldo. Kasi yung mga nagtutulog-tulugan na kumukuha ng sweldo, haram yung kanilang sweldo sa kanila. Haram! Kasi hindi nila pinagtrabahoan eh. Sabi nga ng mga Tagalog, hindi nila pinagpawisan. Okay, may mga trabaho ng walang pawis. Pero utak ang gumagana. Di ba? May mga trabaho lang sa loob ng aircon. Walang pawis. Utak ang gumagana. Ibig sabihin nun, kailangan may pakita na yung trabaho niya dun sa kinaupuan niya, kung siya nasa opisina, na talagang masisiyahan yung magbibigay sa kanila ng sweldo, may-ari ng kumpanya, dahil nagawa niya yung tungkulin na kahit nakaupo lang siya sa loob ng kwartong may aircon. Pero utak niya man ang pinapagana niya. Sa tingin niyo kaya, gaganang utak? Kung marami kang problema, gaganang utak kung hindi ka kumain, gaganang, hindi, mahirap eh. Di ba? Kaya kailangan din ng malakas ka, kailangan din ng masigla ka, kailangan din ng healthy ka, malusog ka, para magawin yung tungkulin mo na tungkulin ng utak o tungkulin ng kamay, paano man, eh kailangan, nasa iyo ang ano, sabihin, buo yung pagiging tao mo. Allahu Akbar. Kaya, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ay magiging pagsamba, lahat ng legal, magiging pagsamba kung ang intensyon natin ay tama. Magiging pagsamba. Eh, mayroong halis ang propeta, maring yung mga hindi nakarinig sa'yo, magulat kayo. Sabi ng propeta sa kanyang halith, sabi niya, wa fi budu'i ahalikum sadaka. Sa pakipagtalik ng sino man sa inyo sa kanyang asawa ay kawang gawa. Kawang gawa? Oo, kawang gawa. Isa sa mga sahaba, siyempre nagulat eh, kawang gawa? Allah Akbar. Sabi niya, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajir? Sabi na, sinusunod lang namin, o propeta, ang aming pagnanasa. May gantimpala kami. Sabi ng propeta, oo naman. May gantimpala kayo. Bakit? Sabi niya, ida ataytum bi shahwatikum o kamakalusasan fi zawjatikum au fi halalikum lakum fiha ajr. Sabi niya, kapag ginawa niyo ang inyong, ibig sabihin yung, ito yung kahulugan ng hadis, hindi yung direct, yung mismong mata ng hadis. Pero yung kahulugan ng hadis. Ibig sabihin, kapag ginawa niyo ang inyong pagnanasa sa legal, meron kang gantimpala. Siba diba kung ginawa niyo yung pagnanasa nito sa bawal, sabihin, hindi niyo asawa, di kasalanan. Ganon din. Kapag ginawa niyo sa asawa niyo, kabutihan.
at may gantimpala. Allahu Akbar. Ganun ka practical ang Islam. Ibig sabihin mga kapatid, kapag may gantimpala, pagsamba pa rin yun. Kaya iyaka na'bud o iyaka nasta'in. Allahu Akbar. Siyempre kasi, doon sa bagay na yun, siyempre alam naman lang sino man may asawa sa inyo, sabihin, kasiyahan mo at kasiyahan nung asawa mo, ikabutihan yun. Basta legal. Huwag lang iligal. Kaya, la ilaha illallah. Walang dapat sambahin. Siya lang ang dapat sambahin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah. Wala nang iba. Siyempre kasi mga kapatid, kapag naging malawak at naging malalim ang pakakaintindi natin sa bagay na ito, doon natin maramdaman kung gaano kahalaga ang Islam. Totoo. Tanungin niyo ang lahat ng Muslim na naging matuwid. Tanungin niyo ang lahat ng nag-Muslim na naging totoong Muslim. 100%. Sabi na sa inyo, wala nang iba. Wala nang iba maliban sa Islam, mga kapatid. Tingnan niyo yung mga masipag na nagdadawa sa Pilipinas. Na kahit walang wala sila, kahit sa mga kung saan-saan lugar, hindi sila nahihiya, hindi nila pinagkait ang Islam, hindi sila nakakailan para itago ang Islam. Bakit? Ngayon, ang mga kapatid natin sa Pilipinas, marami nang daig pa nila ang saksi ni Hoba. Bakit ang saksi ni Hoba? Nagsasalita sa mga sasakyan, kumakatok ng mga pinto. E ngayon, kumakatok na tayo ng mga pinto. Nalala ko yung kwento ng kapatid natin sa isang barangay sa General Santos City. E kung konti lang sila Muslim, di bang, siguro mas marami hindi Muslim. Sabi niya, Ustaz, hinikayat namin, kumbaga pinagkakatok namin ang pinto ng lahat ng mga Kristiyano sa barangay namin. Pumunta sila halos lahat. At bilang ng pumunta, mga nasa more or less yata 350, at ang nag-Muslim ay 111. Isang, at sino nag-lecture? Si Muhammad Amin Rodriguez. Nagaling ng, saan galing? Jeddah. Allah Akbar. Kung saan tayo nang galing? Allah Akbar. Kaya ibig sabihin, tingnan mga kapatid yung mga ganong sitwasyon. Siyempre, sigurado ako yung may git dalawang daan na natira, na, meron na naitanim sa kanilang kaisipan na, ha? Ganon pa pala mga Muslim? Ganon pa lang Islam? Kaya hindi imposible, alilipas ang isang buwan, dalawang buwan, isang taon, dalawang taon, tatlong taon, meron mag-Muslim dun sa mga nakarinig. Kasi ang tao naman kasi kapag ginamit natin ang isip natin, napakalino kasi ng Islam. Napakalino. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, kailangan na natin na maintindihan yung ibig sabihin ng walang dapat sambahin, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, walang dapat sundin, walang dapat pagpakumbabaan, walang dapat na ibig sabihin isuko ang ating sarili sa kanya maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang. Ngayon, siguro may mga nakita kayong mga Muslim. Bakit ang tapang ng mga yan? Hindi natakot sa kapon ng tao. Bakit? Kasi doon sila natakot eh. Hindi yung matapang lang kapag lasing. Hindi. Ano yun? Pagkasira ng ulo yung katapangan eh. Pero ang ibig sabihin, yung mga kapatid na walang hindi natatakot. Hindi ako, meron isa sa mga sheikh, nakalimutan kong pangalan, pero totoo, mababasa sa history ng mga scholar ng Islam. Eh yung pinuno noon ay ayaw sa kanya. Pinuno ng mga Muslim. Pero nung panahon na unti-unti nang nawawala ang Islam, yung pinuno ayaw sa kanya kasi kumbaga sa ano, direct to the point. Sabi ng colloquial Tagalog, ocho derecho. Basta tama, tama, mali, mali. Eh siyempre kasi ang unang-unang dapat na makarinig ng kanyang pagkakamali ang pinuno. Bakit siya ang nagdadala sa atin yung pinuno eh? Kaya yung tao na hindi yung natatakot na sabihin ng totoo. Eh ito, gusto niya, itong pinuno, gusto niyang pahirapan yung sheikh. Sheikh ha? Ginawa niya, meron silang alagang leon, ginutom na ng ginutom. Ikinulong na, ginutom na ng ginutom, hanggang sa pinatawag yung sheikh, nilagay sa konting parang, ano, parang kulungan ng konti, pinasok yung sheikh doon. Allah. Yung liyo nakatingin doon sa tao. Ba't kaya pinasak ng tao na ito? Pagkatapos, tiglang, ang tawag doon yung liyo sa tabi ng sheikh.
Wala siyang ginawa. Tapos siguro, gutom na gutom. Nakita na kaganoon yung paa ng sheikh. Dinilaan na yung talampakan ng sheikh. Dinilaan, yun lang ginawa niya. Wala siyang ginawa. Pagkatapos ng pangyari, senaryo na gano'n. Di, ito yung pagkakaintindi na tamang pagkakaintindi na takot sa Allah SWT, mga kapatid. Nasa kanila tayo, dapat matakot din, the same time. Tinanong yung sheikh, sheikh, nung lumapit sa iyo ang diyon, bakit parang okay lang? Sabi, parang hindi ka natatakot. Sabi niya, bakit? Ba't ako matatakot? Hindi naman siya ang, hindi naman niya dala-dala ang kamatayan eh. Sino may hawak ng kamatayan natin, mga kapatid? Ang Allah SWT. Siya ang may hawak ng kamatayan natin. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya rin ang magsasanhin ng kamatayan natin. Kaya nakatakda na yung kamatayan eh. Kung ang, yung sheikh na yun, ang kamatayan eh, kakainin siya ng leon o kagatin siya ng leon, di yun na nakatakda. Wala tayong, di mababago yun eh. Sabi na, sheikh, nung ano, saan ka napaisip, na kumbaga nagkaroon ka na ng palaisipan doon sa pangyari, sabi na nung dinila, nung leon ng talampakan ko, naisip ko, yung laway ba ng leon ay marumi o malinis? Yun ang naisip ko. Ibig sabihin, kapag marumi, kailangan hugasan niya, at kapag siya naguto, maguto siya uli. Para magsalda. Yun ang palaisip ang masok sa isip niya. Hindi yung, bakit ako dinila ng leon? Hindi, ang naisip na yung laway ng leon kung marumi o malinis. Kapag malinis, okay lang. Kaya siyempre hindi pa na hindi na nabasa yun siguro sa hadith na marumi yung ano kaya napalagay palaisipan sa kanya. Marumi ba yung laway nung leon o malinis? Allahu Akbar mga kapatid. Yun ang tingnan niyo ha. Nagbibigay lang ako sa inyo ng scenario ng mga taong nakakaintindi, nakakilala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang nagmamay-ari sa atin. Ha? Siya ang nagmamay-ari ha. Siya ang nagbigay ng buhay natin, siya rin ang magsasanay ng kamatayan natin. Siya ang kumukontrol sa atin. Siya ang kumukontrol. Sa kanya ang kabuhayan natin. Ano man ang problema natin, sa kanya ang solusyon, hindi sa ibang tao, hindi sa iba, sa kanya lang. Kaya nga, iyaka na abudo, iyaka na stain eh. Ikaw lang ang sasambahin namin, sa iyo lang kami hihingi ng tulong. Simpleng-simpleng sentence na napakalinaw. Napakalinaw, mashallah. Napakalinaw. Ikaw lang ang sasambahin namin. Ibig sabihin, ikaw lang ang susundin namin sa lahat ng bagay. Yung kasi ibig sabihin ng pagsama, mga kapatid, eh. Pagsunod eh. Ikaw lang ang susundin namin sa lahat ng bagay, waya ka na stain, at sa'yo lang kami hihingi ng tulong. Siyempre, meron ba sa atin walang pangangailangan? Di ba wala? Lahat tayo nangangailangan. Kaya saan tayo hihingi ng pangangailangan natin? Sa kanya. Kaya katulad ng kwento ko sa inyo, mga kapatid, na isang kapatid natin, kung meron nakalino yung kwento, na hindi ko nalibabangatin ng pangalan, pero kasi naikwento ko na rin, na sabi niya, Ustad, sabihin ko sa iyo ang totoo, naintindihan ko yun. Kaya sabi niya, nagkaroon ako ng problema, kagad, nagudo ako, pumasok sa masjid, nagsala ako, nagdua ako. Sabi, mashallah, nakuha mo yung tamang pamamarahan, bro. Yun talaga ang tama. Pagkatapos, natural, pagkatapos mong gawin yun, mag-isip pa rin ng paraan, kasi hindi naman pwedeng, hindi ka mag-isip ng paraan. Pwede ka lumapit sa sino man tao. Baka may bigyan ka rin ng pangailangan mo. Pero pagkatapos, unahin mo siya. Kaya sabi na siguro, yun ang nagawa ko, Ustad, kasi siguro, kaya tumalab talaga, kasi naiintindihan ko na, nung nagka-problema ako, nagudo ako, pumasok ko sa masjid, nagsala ako, saka ako na nalangin. At pagkatapos nun, saka pa nabuksan ang isip ko, siguro si ganito't ganun, puntahan mo si ganito't ganun, pagsabihan, baka sakali may magawa siya sa'yo. Eh, siyempre, yung kapatid, ay, ang, kung malapit lang sa kanya, yung kababayan niya, na pareho silang balik Islam, doon na sinabi yung problema niya. Pagkatapos, yung kababayan niya, sa kanya niya sinabi doon sa maaring tubulo sa kapatid. At 100% o higit pa, nasolusyonan ang problema ng kapatid. Yun lang, punto ko lang. Halimbawa kasi, yung kapatid, mga kapatid, siguro ang edad niya sa Islam ngayon, mga 5 buwan. Ngayon. 5 buwan pa lang siya sa Islam. Na, ngayon, nasa Pilipinas na siya. Wala siya sa Saudi Arabia. Kaya yun yung halimbawa na kapag naintindihan mo kasi, at talagang tumalab na sa puso mo, siyempre kasi mga kapatid, kapag tumalab na sa puso natin ng iman, ano ang magiging mangyari nun? Yung gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagabayan tayo. Kaya nga, sinasabi natin, iyaka na abudu, ikaw lang sasambahin namin, wa iyaka na stain, at sa'yo lang kami hihingi ng tulong. Kasunod ka agad! Ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo kami sa matuwid na landas.
Kaya susunod ka agad, kapag naintindihan mo yung iya ka na budo, iya ka na stain, papasok ka agad yung gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nandun naman sa Patiha na binibigas natin ng at least man lang 17 times sa buong maghapon magdamag. Bakit 17 times mga kapatid? Kasi yung limang sala natin, bago umpisa kanina umaga, dalawang raka, di dalawa. Di susunod, siyempre, hindi yung Juma kasi ibang sitwasyon yun. Duhur, apat. Apat, di anim na. Anim na raka na. Pagkatapos, asar, apat, di sampu na. Pagkatapos, maghrib, tatlo, di 13 na. Pagkatapos, Aisha, 1, 2, 3, 4. 17 times. 17 raka, sorry. 17 raka, binibigas natin ng Fatiha. Kaya 17 times natin, at least, ha? Binibigas yung iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sa tingin niyo kaya mga kapatid, sa tingin niyo kaya, kung tayo ay time team na nagbibigas ng isipin, habang binibigas natin yun, naintindihan natin ang kahulugan, at yung puso natin ay nakaharap, puso ha, nakaharap na sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tingin niyo kaya, bibiguin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pwede? Hindi. Hindi pwede. Yung kasi yung hindi naiintindihan eh. Kapag yung binibigas natin, naiintindihan natin, at taus puso, talagang sincere tayo, malinis ang ating intention sa pagbigas nun, at ang puso natin nakakibla, nakaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na tayo bibiguin. Hindi pwede bibiguin tayo ng Allah. Pwede ba yun? Hindi. Kapag binigo tayo, hindi siya Diyos. Astaghfirullah. Diba? Hindi pwede. Kaya kapag naiintindihan mo yun na hindi pwede, yun ang reflection nun, ang ano no, reaction pagkatao mo, magiging ano na siya, magiging delusyon. Kasi palagi ka nang nakasandal sa kanya. Halimbawa na lang, merong isang kapatid, sabi niya, meron akong 100 sakong bigas. Sa tingin niyo kaya, ilipat ko sa isang lugar, kung ako lang mag-isa, talagang mahirapan ako. Eh kung sa atin, 50 kilo, isang sako. Malakas siya talaga, kaya na, pero mahirapan siya. Pero sabi niya, meron tutulong sa akin, 100 katao rin ng mga malakas. May problema pa ba ako? Wala na. Meron 100 katao ng malakas na magbubuhat ng 100 sakong bigas. Di bawat isang tao, isang sako lang. Kumbaga, minuto lang, tapos na yung problema niya. Ayun, tao sa tao mga kapatid. Paano sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi minuto mga kapatid. Mas maliit pa sa segundo. Ha? Kung meron, alam natin, meron mas maliit pa sa segundo, ay sa loob lang nung panahon na yon, solve ng problema natin. Kaya lang, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-solve ng problema niya, pag-solve ng problema ng bawat tao, dinidepende niya dun sa ano yung nakakabuti sa tao. Ha? Ano yung nakakabuti sa tao. Ngayon mga kapatid, ang la ilaha illallah, ito ang susi ng ano? Paraiso. Ibig sabihin, kapag hindi natin nakumplito ang la ilaha illallah, walang paraiso. Walang paraiso. Kaya kailangan natin ng susi. Pwede yung tanong kayo ngayon, ay maaari ang sagot niyo, philosophy, maaari yung tamang tanong talaga. Ang susi ba mga kapatid, may ngipin wala? Meron na ngayon yata, walang ngipin yata. Yung dipindot. Ay hindi. Hindi na susi ang tawag doon eh. Oh yung, ha? Doon tayo sa normal. Susi ng pintuan, sabi ni brother. Na may sus, may ano, kasi pinto, tama nga eh, pintuan nga eh. Pinto ng paraiso. Gisaka lang kaya bro. Tama, hindi kotse ang bubuksan natin mga kapatid. Hindi yung gate na ano na yung gate ng mga mayaman na dipindot din, di ba? Pinag-usapan natin ngayon yung pinto na naiintindihan ng lahat ng tao, katulad sinabi ni brother. Kaya ang susi niya ay may ngipin. Sabi ng mga scholar ng Islam, lalo si Sheikh bin Baz, sabi niya, mayroong 7 ngipin ang susi ng paraiso para masusiya ng pinto ng paraiso. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan mabuo sa atin pagiging
tao, sa ating pagiging Muslim, pagiging mananampalataya, ang pitong kondisyon na yon, na yun ang ngipin ng susi. Kaya ang unang-una sa kondisyon, mga kapatid, al-ilm. Pagkakaintindi, itong introduction natin kasama dun sa al-ilm na, na dapat natin matutunan. Yung kaalaman patungkol sa la ilaha illallah. Sa tingin nyo kaya, mga kapatid, ang kaalaman patungkol sa la ilaha illallah, kaya natin pag-aralan sa loob ng 5 taon? Hindi. Buong buhay natin, kaya natin? Hindi rin. Ibig sabihin, mga kapatid, ito ang utos na, babalik tayo, papunta tayo dun sa sinabi na pagsunod ha. Inutosan pala tayo mag-aral. Ibig sabihin, kailangan tayo mag-aral. Pag hindi, kapag hindi natin natutunan, di ko naman sinasabing, ha? Kasi ang awa na sa Allah, hindi sa akin. Di ba? Di ko naman sinasabing 100% para imperno, hindi. Pero 50-50. Yun siguro ang tama. 50-50, hindi ka sigurado. E din ang gusto natin, sigurado o hindi sigurado? Sigurado. Allah. Kaya sabi ng Allah surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Dapat mo malaman, dapat mo mabatin na kung saan walang dapat sambahin kundi ang Allah. Wastaghfir li dambik, pagkatapos humingi ka ng kapatawaran sa iyong nagawang kasalanan. Ibig sabihin, yung paghingi ng kapatawaran, mga kapatid, yun ay action. Pagkatapos ng kaalaman, action kaagad. Ngayon ang tanong, meron bang taong hindi nagkakasala? Wala. Pero ang pangalawang tanong, tatanggapin ba sa paraiso ang makasalanan? Hindi. Ibig sabihin, kailangan mapatawad ng kasalanan bago ka pumasok. Kasi hindi ka makapasok pag hindi pinatawad. Kaya nga, tingnan yung aya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dapat mo malaman na kung saan walang dapat sambahin kundi ang Allah, pagkatapos humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Sa paghingi ng kapatawaran, mga kapatid, may malaking kasalanan at saka may maliit na kasalanan. Sa malaking kasalanan, pinakamalaki ang pagsamba sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Nisa, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ang Allah hindi na pinapatawad ang kasalanan ng sino mang sumamba ng iba maliban sa Allah. Samantalang pinapatawad niya ang ibang kasalanan sa sino man ang kanila, nais na patawarin. Ibig sabihin, yung kasalanan bukod doon sa pagsamba sa iba maliban sa Allah, ay maaaring patawarin. Pero, alin na mas maganda? Sigurado hindi sigurado? Sigurado pa rin. Ngayon, ibig sabihin nun, hanggat hindi ka nakahingi ng tawad, ibig sabihin, yung mga sumasamba ng iba maliban sa Allah, at hindi sila kahingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, hindi sila nagbago na natili sila doon, hindi sila patatawarin. Ngayon, baka isipin nyo, siguro tinutuwi ko na sa mga Kristiyano, sumasamba ng Revolto, sumasamba ng Jesus Christ. Hindi lang, lahat, pati ang mga Muslim, na gumawa ng bida, ang tao ng bida ang ginawa nila, shirk. Katulad sa India, katulad sa Pakistan, katulad sa Iraq, nagtatawap sa libingan, doon humingi ng tulong sa libingan, shirk yun, kahit Muslim sila, kahit pangalan Abdul Abdurrahman, Ibrahim, anuman. Hindi pa rin sila makapasok ng paraiso. Meron tayong isang kapatid, di ko na sabihin ang pangalan, di ko na sabihin ang lugar. Sabi niya, Ustad, tawag sa akin, rebelde. Bakit po? Tawag sa akin, pasaway. Lahat ng masam. Bakit? Sabi niya, hindi ko alam, Ustad. Kasi nung simula nung nag-kaisip ako, sabi na una-una, ang nagturo sa akin na magbasa ng Quran, tatay ko mismo. Kasi mismo ang tatay na sinasabi niya, gumagawa ng bid'a na maaaring shirk. Tingnan niyo, ha? Kaya sabi niya, nung na, ang alas mga talaga, ginagabayan ng shirk ng kanyang gusto. Di ba? Sabi nung nagkaisip na ako, Ustad, naisip ko na yung ginagawa ng tatay ko, mali. Samantala siya mismo nagturo sa akin ng pagbasa ng Quran. Kaya sabi ko sa tatay ko, tay, di ba pwedeng doon ako mag-aaral sa bayan? Kasi doon sa bayan, eh, mashallah, yung mga nakapag-aaral ng Islam talaga yung nagturo. Sabi na, hindi anak. Yung mga tinuturo mga nag-aaral na yun, bagong turo. Ang tamang turo sa atin, yung tamang turo doon, shirk. Yung mga nag-aaral sa Egypt, nag-aaral sa Saudi Arabia, ang tinuturo nila, mali kasi bago. Sabi nung kapatid, ngayon, Ustad, ako sana ang hihirangin na imam nung may sarili kami masjid. Hindi ko tinanggap. O tatanggapin ko sana, sabi ko sa mga tao, tatanggapin ko kung lahat ng bawal, lahat ng hindi pwede, ayon sa akin natutunan, sundin niyo ako,
Katulad niya tayo pwedeng pumunta sa libingan na para manghingi doon. Hindi natin gagawin yun. Sabi niya, kung gano'n, hindi. Stuck na lang. Kaya sabi niya, Ustad, umalis na ako sa amin. Taga Mindanao yung bro. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, bakit ko nakwento? Hindi ko sinasabi na ano. Ibig sabihin, hindi lang ang mga Kristiyano o anumang reliyon sa labas ng Islam ang hindi nakakaintindi. Minsan, pati yung mga nagangalan na pinanganak na Muslim ay nakakagawa dahil hindi na naintindihan at ayaw nilang umintindi. Merong isang sheikh na namit ko kagabi. Ihalimbawa ko, hindi ko lang sabihin ang pangalan, pero makapagbanggit ako ng lugar. Sabi niya, ako noon nakatapos sa Madina, nakatapos sa Madina, 1979. Hindi pa kayo pinanganak. 79 yata, sabi niya sa akin. Pero hindi pa rin masyado matanda. Okay? Kasama doon sa 10 mga sheikh natin, mga ulama natin sa Pilipinas, na delegation dumating ngayon, nandito sila ngayon sa Crown Plaza. Yun ang minute ko kagabi, kaya hindi tayong nakita nung kainan. Sabi niya, ang daming bida sa amin, hindi ko, kumbaga, nahihirapan akong harapin yung mga bida na meron sa amin. Siguro, maaaring bida siya, sabi nung sheikh, eh, kasama doon yung sheikh. Sabi niya, umalis na ako sa amin. At ako'y lumipat ng Zamboanga City. At ngayon, masyala, meron siya napakagandang eskwilahan sa Zamboanga City. Ang pangalan ng eskwilahan, Mahad Al-Muro. Hindi ko alam kung narinig yun. Zamboanga City. Okay? Masyala. Mahad Muro? Alam niya? Okay. Itanong nyo sa mga taga-Zamboanga kasi sila nakakala mo saan yun. Di ba? Kaya mas isa sa pinakamagandang eskwilahan ng Islam sa Pilipinas, yung Mahad Muro. Okay? Ang founder yung sheikh. Kaya ang punto ko dito mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? Kasi para maging malino sa atin, na ang shirk, hindi ibig sabihin sumamba ka lang ng ribulto. Kung ang tao na nagkaroon ng problema, wala siyang sinasandalan, hihingi ng tulong, kundi makapangyarihan at nakalimutan ng Allah, nakagawa siya ng maaring malit na shirk papunta sa malaking shirk. Tingnan mo. Okay mga kapatid, balik tayo sa al-ilm. Napakahalaga ng kaalaman mga kapatid, kaya ito ang aking kumbaga pakiusap, hindi utos sa pakiusap. Sino man sa inyo hindi pa masyadong na-involve sa pag-aaral sa Islamic Center, samantali natin ang pagkakataon na nito tayo na maluwag ang oras natin. Kapag wala tayong trabaho, susunduy lang tayo sa ating mga tirahan sa Biyernes at ibabalik din tayo. Kumpleto na pangailangan natin, makapag-aaral lang tayo. Sa Pilipinas, hindi na maaari mangyari yun sa ngayon. Sa ngayon, hindi maaari mangyari. Pero dito, maluwag at may pera ang Saudi Arabia, kahit paano, kaya nangyayari yun. Kaya nakikiusap ako. Hindi ko pinapakiusapan lang yung kamuslim pa lang kahapon na anuman. Lahat. Lahat. Na kailangan natin mag-aral. Siyempre, hindi ko lang pinapromote yung Islamic Center sa Old Airport, na kung saan doon tayo nanggaling ngayon. Pero alhamdulillah, nagagather yung mga kapatid natin na mga matatagal ng kung sila yung mga balik Islam, 7 taon nagturo sa Islam, 6 taon nagturo sa Islam. Halimbawa katulad ni Abu Naif, sabihin natin 7 taon o 6 taon nagturo sa Islam. Sabihin, hindi lang sila yung bago doon sa pagtuturo, alam nila yung ginagawa nila. Diba? Plus, mashallah, meron tayong 2 graduate ng Madina na parihong balik Islam, matutuwa kayo. Parihong Sharia ang natapos, Sharia law. At meron tayong 2 na magtatapos na ganoon din, balik Islam din, na Sharia din ang tinatapos. Ibig sabihin, kung sakala man ang pag-usapan, siguro ay matututunan yung dapat ni matutunan. Dahil, ibig sabihin, mga nagtuturo ay hindi na yung sabihin, talagang pinipili natin ng mga kapatid na talagang sa pagtuturo. Kaya matututo tayo inshallah. Basta ang pinakamalagal yung sinseridad, sabihin yung pinakamalagal kasi, at yung nakahanda tayong sumunod. Saan? Sa turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basta ginagawa mo para sa Allah, hindi para sa akin, hindi para kanino man, para sa Allah, nakapakanan ng sarili mo. At ang pagsunod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang. Pag nangyari yun, sigurado matututo tayo. At maging kasama tayo sa
pagbabalik ng Islam sa Pilipinas. Kasi inaasahan ngayon mga kapatid, ibabalita ko rin para lahat kayo makarinig. Sabi nung sheikh na minit namin kagabi, meron tayong 35 estudyante sa Islamic University sa Madina na lahat sila excellent. Kaya sa history ngayon ng mga foreigner na nag-aaral sa Islamic University ng Madina, nangungunang Pilipino. Sabi nung sheikh kagabi na binisita namin, sabi niya, 35 mga estudyante na mga magtatapos na, na lahat sila excellent, ibig sabihin, pwede sila magpatuloy na mas mataas pa na pag-aral at nakahanda kami silang tulungan para maka-continue sila. 35. First time sa history ng Pilipino, mga kapatid. First time. Sa naranasan namin nung may 30 taon nakalipas, walang ganun. Kumbaga kami simple lang mga estudyante, mga kapatid. Hindi kami excellent. Allahu Akbar. Kaya yung mga na-meet ko kagabi, tatlo ang kilala ko doon. Isa yung ka-classmate ko mismo na si Dr. Abulkhair Tarason, taga-Basilan. Isa yung isa rin na kasama rin namin sa pag-aaral, si Dr. Elias Hagis Hak, ay doktoret din sa Umul Qura, sa Makkah. At ang pangatlo, yung ama nung nagma-master degree na si Abdullah, na siya ang nag-book ng hotel natin, si Abdullah Abtahe, taga Jensan. Ang tatay niya ay graduate din sa Imam University sa Riyadh. Sila yung at pinaka bukod tanging balik Islam na kasama nila, pero hindi ko na-meet sa kasamaan pala dahil nagmamadali kami, medyo may karamdaman doon ng konti, si Isa Javier. Kung narinig ni si Isa Javier. Okay mga kapatid, kaya yun yung magandang balita sa atin sa itong pinag-usapan natin na pagpapalaganap ng Islam o pagpapatupad ng Islam. Ay meron tayong natatanaw na liwanag kahit hindi naman masyadong malapit, pero natatanaw natin na babalik at babalik ng Pilipinas sa Islam. Kasi siyempre kasi mga kapatid, kung meron ngayon mga, hindi ko alam kung 10 na mga nagma-master degree ng mga kababayan natin. Eh pag pinagsama mo yun, eh kung abot ng 40 sheikh na mga malaki sa Pilipinas, nakakala sa Pilipinas, inshallah, gabayan tayo lahat kasama sila ng Alaswan ng Tala, ay talagang babalik at babalik ang Islam sa Pilipinas. Okay mga kapatid, kaalaman. Ano ang kasunod ng kaalaman sa itong pinag-usapan natin? Sabi niya, al-yakin. Katiyakan. Kasiguraduhan. May mga tao kasi na alam na nila pero nagdududa pa. Pag nakarinig na ibang sound, mas magandang sound, ay mas magandang tugtog nun, mas madaling isayo yun, kaya dun siguro ako. Lalo pag marinig na, ay, magandang tugtog dun. May gitara na, may babae pa, ay, yun, mas maganda yun. Yun, hindi pa nila naiintindihan ang la ilaha illallah, kaya mababalik sila sa ganong maling gawain. Totoo mga kapatid. Kaya kailangan sigurado. Siyempre kasi kapag sigurado ka na, magiging madali ng lahat eh. Sigurado ka naman eh, wala ka lang pagdududa eh. Actually, meron tayong kapatid dito kasama natin. Nakasama na namin mula pa noong 1996. Si Brother Rashid Adolfo. 1996, 20 years ago. Okay? Kasama natin ngayon ha. Balik Islam din, taga Cebu, pero nakatira sa Bacolod. Okay, maingay. Kasi bata pa siya. Okay? 20 years ago? Ngayon, hanggang ngayon, kasama natin? Mashallah. Mashallah, tabarakal. Allahu Akbar. Okay. Kaya kailangan katiyakan. Kaya, kailangan na lahat ng ginagawa natin, sigurado tayo. Lahat ng sabihin, naturo na Islam, sigurado tayo. Para di tayo mag... yung mga kapatid natin na sinasabi na naibabalita sa amin, halimbawa, si kapatid ganito, bumalik sa Borneo, ganyan si kapatid. Hindi lang kami nagtataka doon kasi ibig sabihin, hindi pa naiintindihan ng la ilaha illallah eh. Hindi pa sa sigurado eh. Kasi kapag sigurado ka na kahit ano mangyari, hindi mo ililisanin ng Islam. Hindi maaaring mangyari. Kaya yun yung para hindi kayo masyadong manginginig o sabihin natin na mga ngalay sa kanyang pag-upo ay hindi natin masyadong tataposin natin yung kondisyon.
Ang pangatlong kondisyon, siyempre kasi kapag sigurado ka na, 100% tanggap mo na. Pwede bang sigurado ka, hindi mo pa tanggap? Tanggap pa, tanggap mo na. Kasi sigurado ka na eh. Tanggap mo na eh. Okay, sa mga tanggap ko na, sigurado na ako, may mga kapatid tayo. May mga kapatid tayo. Actually, marami akong halimbawa. Isang ngayon ay nagbumalik sa Islamic Center natin sa Old Airport. Pinagpipilitan niya at kumbaga pinag... Ano ba na? Ustads, ikaw nagpasyahada sa akin noong 1991. Bro, kailan doon at saan ka ba? Sabi na ako isa ganito, okay, isa ganito. Okay bro, naalala ko na. Sabi, isa lang pinanghahawakan ko na narinig ko sa Ustads. Na yun talaga hindi nawala sa isip ko kahit ako'y naligaw ng 5 taon. Tingnan, 5 taon na. Kahit ako'y naligaw ng 5 taon. Ano yun? Sabi niya, nabanggit mo sa akin nung pinapaliwanagan mo ako ng Islam na si Isa alayhis salam, Jesus Christ, ay Muslim. Yun ang hindi talaga mawala sa isip ko. Kahit saan ako napunta, nakasakay ko ng barko, kung saan-saan dinala ng barko. Pero hindi ko nakalimutan yung sinabi mo na si Isa alayhis salam ay Muslim. Si Jesus Christ ay Muslim. Totoo naman eh. Propeta siya ng Islam. Diba? Kasi sabi, hindi ko nakalimutan yung stats. Kaya, yun ang pinanghahawakan ko. Dahil sa pinanghahawakan ko yun, marunong ako magsala, saulado kang patiha, tasyahud, kahit gano'ng kahaba, saulado ko. Pero hindi ko ginagawa. Pero, ibinalik pa rin kami ng Allah SWT kasama ang pamilya ko sa Islam. Kaya ngayon, nandito ko ngayon sa'yo. Sina sa Jeddah na siya ngayon? Nag-Muslim sa Jeddah 1991? Ngayon, nasa Jeddah siya uli. Allah Akbar. Kaya yun, sabi, ang punto ko rin, mga kapatid, kapag sigurado ka na, tanggap mo na, inshallah hindi ka na mawawala. Pero may kasunod pang kondisyon. Ano yung kasunod na kondisyon? Siyempre kasi, naintindihan mo, nalaman, sigurado ka, tanggap mo, pwede bang hindi ka susunod? Susunod at susunod ka. Kaya pang-apat na kondisyon yung pagsunod. Kailangan sumunod tayo. Siyempre, sa pagsunod mga kapatid, para maintindihan, para malinaw. Sa pagsunod, lahat ba tayo kayang sumunod ng 100%? Hindi. Actually, hindi. Bahit tayo lang tayo? Maring 99.9. Diba? May point pa, no? Maring 95. Pero ano ang... Hindi ko kayo tinutulak na hindi gawin yung... Hindi. Ano ang require sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Katulad din ng require ng pakuha ng certificate. Makakuha ba ng certificate o diploma ang hindi nakapasa? Dapat makapasa. Dapat makapasa. Ano ang passing grade? Yun ang depende. Kung ang passing grade ay 75, kailangan 75 ka para makapasok ka ng paraiso. 74.6. Ngayon mga kapatid, ano ang pinaka... tingnan mga kapatid ha, gagawin kong simple yung passing grade na maintindihan nyo. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang-unang itatanong sa atin sa kabilang buhay ay la ilaha illallah? Sala. Action 9, hindi na yung ano, kung bunga nung paniniwala, sala. Kapag nakapasado ang sala ay 5 sala mga kapatid ha. Pasado ang lahat. Kapag hindi pasado ang sala, failure ang lahat. Kaya ngayon, naintindihan na Brother Engineer Salman, yung passing grade, naintindihan na, isipin, malinaw na, di ba? Hindi 75, hindi 65, hindi 50, kundi sala. Alam na may karimian. Bakit sala? Kasi kapag ikaw yung nagsala, katulad ng pinag-usapan natin kanina, patungo sa iyakan na budo, iyakan at stayin, yan din ang salat ang mustaqim. Ibig sabihin, kapag naintindihan mo, ginagawa mo ang tamang sala, siguradong malilis ng malilis, mabawasan yung kasalanan mo. Kasi yun ang bunga ng tamang sala. Kaya kung nabawasan hanggang kamatayan ng kasalanan mo, wala ka pa bang karapatan na mapumasok ng paraiso? Ibig sabihin nun, tatatawarin ng Allah sa iyong konti at ibigay na sa iyong marami at makapasok ka na ng paraiso. Siyempre, Allahu Akbar. Siyempre, hindi ka makapasok ng paraiso kung hindi tayo pinatawad. Kaya kailangan ng pagsunod. Yun ang pang-apat. Kaalaman, tamang kaalaman, sa la ilaha illallah, kasiguraduhan, pagtanggap at pagsunod. Ngayon, habang ikaw ay sumusunod, ano ang dapat na reaction o sabihin, gawa mo sa pagsunod? Yung tinatawag na ikhlas.
taus puso, sinseridad. Na ano yung sabi ng ikhlas, mga kapatid? Actually, ang ikhlas ay si shortcut ko doon sa iyaka na abudo, iyaka na stain. Ikaw lang sinasamba namin, sa'yo lang kami hinantulong. Ibig sabihin, yung ginagawa mo para kanino? Para sa Allah. Sa Allah lamang, hindi para sa akin. Hindi para kanino, para sa Allah. Yun ang ibig sabihin ng ikhlas. Hindi pwedeng nagsasala kasi katabi mo si Ustad Badi o nagsasala katabi mo mudir mo. Hindi. Hindi lila yun. Lil mudir ang tawag doon, hindi lila. Okay? Kaya kailangan lila. Sabi na sa mga Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Wala kang pinagutos sa kanila kundi sambayin lamang ang Allah na dalisay, malinis, para lang taos puso, na para lang sa Allah ang kanilang ginagawa bilang pagsunod sa batas o lihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo nang panglima, mga kapatid, kaalaman, ulitin ko, kasiguraduhan, pagtanggap, pagsunod, sinseridad. Ngayon, minsan kahit sa sinseridad, ay meron pa rin, ha? Kaya kailangan natin yung pang-anim, pagiging totoo. Napakasarap ng pagiging totoo. Minsan kahit hindi Muslim, kapag nagiging totoo, mahal sila ng Allah, kaya sa huling buhay nila, mapupunta pa rin sila sa tamang relihiyon galing sa Allah. Yun yung gantimpala ng Allah sa magiging totoo, ay hindi niya sasayangin ang kanilang pagiging totoo. Gagabayan pa rin sila. Pero hindi yun 100%, maaaring 99, maaaring 99.9. Okay? Pero yung mga, ibig ko sabihin, yung mga wala sa Islam, pero totoo sila, napakasarap pa silang pagiging totoo. Totoo sa sarili, totoo sa kapwa, totoo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasarap. Kaya, kailangan natin na maging totoo. Ngayon, ay sa pagiging totoo natin, dahil ang totoo, sabi na sabi sa hadis, inna sidqa yadu ilal bir. Sabi na yung katotohanan, yung pagiging totoo, ay dadaling ka rin sa kabutihan. Yun ang ibig sabihin sa hadis, sasabi sinabi mo kanila, sinabi ng propeta, ang pagiging totoo, dadaling ka sa kabutihan. Ang kabutihan saan ka dadalhin? Sa paraiso. Masala, siyempre sa paraiso. Di ba? Kaya ang punto doon, mga kapatid, siyempre, bukod sa sincere ka, halos magkapahawig lang. Pero kailangan talagang maging totoo tayo. Bakit? Kasi kapag naging totoo tayo, yung sincere natin magiging diretso. Pero kapag yung mga tao hindi totoo, maaaring sincere ngayon, bukas hindi. Kaya ano nakasama ng ano yung pagiging sincere at yung pagiging totoo eh. Lil mudir. Ha? Astagfirullah. Kaya maring totoo ka talaga, pero nagsala ka, tumabi ang mudir mo. Eh, dadagdagan mo ngayon. Kasi katabi ang mudir mo, yun ang problema. Okay, mga kapatid, ang pinakahuli, na napakahalaga, pero mali ang interpretasyon ng iba, yung pagmamahal. Si mahalin mo yung ginagawa mo. Mahalin mo ang Islam. Mahalin mo ang Allah, una-una. At mahalin mo ang turo na galing sa Allah, galing kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tingin niyo kaya kapag mahal natin isang bagay, lalayuan pa natin? Hindi, ma-enjoy mo na yung sarap eh. Papasok na yung tamis ng iman. Papasok na, nanamnamin mo na kasi mahal mo na. Pero pag hindi mo pa mahal, may posible pa na dumaplis o umano ng konti. Pero pag mahal mo na, ano ang ginagawa natin sa mga minamahal natin, mga kapatid? Pinapagkasalan. Ito naman. Babae ka agad. Allah. Sabi nga nung mga umiibig, kahit masukal na daan, maputik, tatawid ng malalim na ilog, bari may buhaya pa, tatawid siya para marating ng kanyang minamahal. Kung naiintindihan natin yun patungkol sa ating minamahal na tao lang, paano ang Allah SWT? Masigit dapat. Ibig sabihin, anuman ang utos, anuman ang bawal, gagawin natin ng maluwag na maluwag sa kaluban natin kasi mahal natin yung nag-utos, mahal natin yung nagbawal. Di ba? Totoo, mga kapatid.
Pero kung may alanganin pa, ay pwedeng sumunod, pwedeng hindi. Yun ang problema. Kaya ibig sabihin nun, kapag pwedeng sumunod, pwedeng hindi, lahat ng unang kondisyon 50-50, lahat ng unang kondisyon 50-50, kaya hindi pa nabuo. Kasi yun ang kabuuan ay pagmamahal eh. Kapag mahal mo ng Allah, merong isang kwento sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, si Hamzala yata ang pangalan, nanawagan ng propeta, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Madaling araw. Hayya alal jihad, halina sa jihad. Kasi yun yung labanan sa Badr, kung di ako nakakamali. Itong si Abu Dujana, kung di ako nakakamali ang pangalan niya, bagong kasal. First night. Tumalun siya, sumama siya kagad. Hindi siya naligo. Kasi di ba pagkatapos ng maliligo? Ibig sabihin, talagang nakatabi na siya sa asawa niya, pero dahil ito totoo mga kapatid, mas mahal niya ang Allah kaysa asawa niya. Hindi yun ang talagang totoo na dapat na maintindihan natin. Mas mahal niya ang Allah kaysa asawa niya, kaya inuna na yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumakbo siya, pumunta, pagkatapos namatay. Nung siya namatay, nakita na inulanan. Pero yung ulan sa kanilang tumama. Sabi ng Propeta Salam, okay, tanungin yung asawa niya. Kaya doon nalaman yung sikreto. Sabi niya, first night namin at may nangyayari sa amin, siyempre, hindi siya naligo at sumama at namatay. Kaya hinugasan ng mga anghel. Kaya tawag siya kanya, Rasilul Malaika. Kaya anong pinatunayan ng tao? Pinatunayan niya na mas mahal niya ang Allah kaysa asawa niya. Okay, last na hadith, dito natin tatapusin mga kapatid, para magpapahinga na kayo. Sinabi ng Propeta Salasalam sa hadith ni Anas ibn Malik radiyallahu an, sabi niya, Thalatho man kunna fihi wajada halawat al-iman. Meron tatlong bagay na kapag nasa inyo ang tatlo, doon yung malasap ang tamis ng iman. Unang-unang bagay lang sabi niya, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Mamahalin niya ang Allah at ang kanyang sugo na siya nang pinakamamahal niya na higit pa sino man, nino man. Kaya natin. 100%. Hindi naman 100% na 100% na ano. Kasi yung pagsunod, anong sabi ng Allah sa banal na Quran? Kaya inaalok sa inyo kasi tao tayo. Sabi ng Allah sa banal na Quran, Fattakullaha mastata'tum. Matakot kayo sa Allah sa abot ng inyong kaya. Hindi na sinabing totally. Samantalang nung sinabi niyang sa pag-iwas sa bawal, sabi niya, Wama atay itong rasulah fantahu siwin ma ano man ang dala ng wama atay kong rasulah fantahu wama nahay kong maano fantahu ano man ang ipinagbawal ng propeta sa inyo gawin ang habsa ha? Iwasan ninyo. Hindi na sinabing sabot ng inyo makakaya ito iwasan. Bakit mga kapatid ang bawal ng kasi kukonti lang eh sa kapalit ng bawal na napakarami ay talagang iwasan mong bawal. Samantalang sa pagkatapos, sa fattakullah masatatom, katakot nila sa abot ng inyong kaya. Allah Akbar. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, ini yung unang kondisyon. Mahalin natin ang lahat ang kanyang sugo, si Prophet Muhammad na higit pa, sino man, nino man. Alam ko, na maaring, ha? Maari, ha? Hindi ko sinasabing 100%. Maaring wala sa atin nakagawa nun ng 100%. O nakagawa nun talagang tama. Hindi ko nilalabas ang sarili ko, baka lalabas na nagmamataas ako sa inyo. Pari-pariyo lang tayong tao. Diba? Okay? Kaya ibig sabihin nun, kailangan na maintindihan natin ito para malasap na, pag nalasap na kasi natin ang tamis ng iman, kumbaga hindi na tayo babaliktad. Anong pangalawa? Yun ang pinakamahirap sa lahat. Sabi niya, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mamahalin ang kanyang kapwa, kailangan mahalin mo ang kanyang kapwa. Na wala siyang dahilan ng pagmamahal kundi alang-alang sa Allah. Hindi kapakinabangan, hindi kapangyarihan, hindi ganito, hindi ganon, hindi trabaho.
kundi alang-alang sa Allah. Mahal mo siya kasi kapatid mo sa Islam. Siyempre, kasi alam natin ang sabihin ng pagmamahalan, mga kapatid, na kapatiran. Ibig sabihin nun, pagmamahalan, kapatiran, pagtutulungan, pagdadamayan, pag-unawaan, kasi minsan hindi natin unawaan ang kapatid. Pilitin mo unawaan kapatid mo yun eh. Kung nagkamali siya, tao pa rin yun eh. Unawaan mo pa rin yun. Kasi pag nagkamali, nagkamali at hindi mo inunawa, tuloy-tuloy yan na yun. Pero pag inunawa mo at naiparating mo sa kanya ang tamang pagtutuwid, kaya mo siya. Kasi yun ang ano eh. Sabihin yung pag-unawa, magkailangan pag-unawaan. Kaya yun yung pangalawang kondisyon. Sabihin yung pagmamahal mo sa kapwa na walang ibang dahilan kundi para sa Allah SWT. Pangatlo, sabi niya, ayakraha yauda ilal kufr, kama ayakraha yauda finnar. Kamumuhian niya, aayawan niya ang pagbalik sa maling gawain, maling paniniwala, kufr. Nakatulad ng pag-ayaw niya, pagtanggi niya na itatapon niya sa impyerno. Kung tatanggihan mo, itatapon ka sa impyerno, ganun din, tatanggihan, sabihin, hindi natin babalikan ng maling gawa o maling pananampalataya. Kaya, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Inuulit ko ang aking paanyaya. Inshallah, lahat ng gustong pumunta sa Islamic Center ay nakahanda kaming gumawa, ako, si Abu Naif, si Khalil, sa iba pa mga kapatid, na para makuha namin kayo pupunta sa Islamic Center sa anong mga kaparaanan. Kahit hindi naman siguro madugo ang kaparaanan. Basta, diba? Pagkatapos, sa mga kapatid natin ng mga presinit, ay ganti pala ng Allah ng mabuti si kapatid na Yasir. Siya kasi ang nagdo-drive nung bus na pinahintulot naman sa kanya para dali ng mga kapatid. Eh minsan dumarating si Brother Yasir, ang kanyang sakay apat, laki ng bus. Pinakahuling pagpunta ni Brother Yasir, ang sakay na pito, masyola, laking bus. Ay kulang pa. Kaya siguro 50 bro, no? Kaya 50 kaya niya, kaya kayo mga taga-presinet, wala kayong dadahilan sa Allah subhanahu wa ta'ala para hindi pumunta sa Islamic Center kasi nakahanda si Brother Yasir na ihatid kayo at ibabalik kayo sa kumpanya at anuman ang kailangan ni Brother Yasir sa amin ay nakahanda rin kami sa abot ng aming kakayanan. Diba? Kasi magkakapatid tayo sa Islam. Okay mga kapatid, kaya inshallah pagkakataon to na mashallah ay magandang trip natin, inshallah ay magiging malaking ganti para naidagdag sa ating kabutihan yung pagpunta natin dito. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khair.